Welcome back sa ating channel. Ang kwento natin ngayon ay ang sikat na haunted daw sa Amityville. Bakit kaya naging haunted house ito? At totoo ba talagang haunted house? Iyan ang alamin natin. Kung bago ka pala sa channel na ito, mag-subscribe ka na at i-like ang video na ito para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Noong December 1975, may mag-asawa na nakabili ng murang bahay sa suburban ng Amityville sa south ng New York. Ang halaga ng bahay ay nabili ng mag-asawa sa halagang $80,000 lamang. Bargain price kung ituring ito noon dahil sa magandang disenyo ng bahay. Kung ikukumpara mo kasi ang presyo nito sa kaparehas na itsura ng bahay, ito ay aabot ng $150,000. Halos kalahati ang discount. Ang mag-asawang ito ay si George at Kathy Lutz, kasama ang kanilang tatlong anak. Sila ang bagong maninirahan sa bahay ng mga DeFeo family. Ang DeFeo family ang dating nakatira sa malaking bahay na ito. Ang kanilang natipuhan ng bilhin ay itong bahay na nasa 112 Ocean Avenue, Amityville. Ang bahay ay may 5 bedroom, 3 CR, may basement, at ito ay 2-story house na may attic pa. Sapat ang malaking espasyo na ito sa pamilya Lutz. Ipinaliwanag ng real estate broker ang kasaysay ng bahay. Kaya binenta sa kanila ng mura ang bahay dahil sa madilim na kasaysayan nito. Sinabi niya sa kanila na dito naganap ang malagim na pagpaslang sa 6 na miyembro ng DeFeo family. Nag-usap muna na masinsinan si George at Kathy. Si Kathy ay medyo kinabahan sa history ng bahay. Pero sinabi ni George na hindi naman totoo ang mga multo o kung ano pa man na masasamang elemento. Saka napakaganda ng bahay at ito ay bagsak presyo. Kaya wala na sila makikitang ganung kagandang deal. Kaya nagkasundo ang mag-asawa na bibili nila ang bahay. Kaya sinabi nila sa real estate agent na bibili nila ang bahay kahit ano pa ang history nito. Noong December 1975, ay formal nang lumipat ang pamilya Lutz sa Amityville. Kasama sa mga binayaran ng Lutz family, ang mga furniture na nasa loob mismo ng bahay. Ibig sabihin ay mga lumang gamit pa din ng mga DeFeo family ang halos nasa buong bahay. Nung malaman ng mga kaibigan ni George at Kathy na sa DeFeo residence sila lumipat, ay sinabihan sila na ipabless ang bahay. Nang sa gayon ay mawala ang lahat ng mga masasamang espiritu na anumang oras ay maaari silang gambalahin. Nagkataon naman na may isang pari na kilala si George. Bagaman hindi naman sila parehong reliyoso, ang pari na kinuha nila para mag-bless na kanilang bahay ay ang pari si Mr. Mangkoso. Sa unang pagbisita ng pari ay agad siyang nakaramdam ng kakaiba sa bahay. Narinig niya ang mga salitang "Get out!" nang winiwisikan niya ang bahay ng holy water. Hindi sinabi ni Mr. Mangkoso sa mag-asawa ang narinig niya sa loob ng bahay dahil ayaw niya maging killjoy sa kasiyahan ng mag-asawa sa bago nilang bahay. Makalipas ang ilang mga araw ay nakatanggap ng tawag si George mula kay Mangkoso at sinabi ng pari na huwag silang aakyat sa second floor ng bahay dahil may naramdaman siyang kakaiba. Hindi na natuloy ang tawag ng pari dahil sa bigla ito naputol. Hindi naintindihan ng mag-asawa ang nais na sabihin ng pari, kaya naman isinuwalang bahala lamang nila ito. Walang kaalam-alam si Kathy sa sinabi ng pari, kaya gumawa pa ito ng patahian sa second floor. Sa umaga kasi, nananahi si Kathy, at ang mister niya naman ay pumapasok sa trabaho. Ang kanilang mga anak naman ay pumapasok sa eskwelahan. Minsan, pag mananahi si Kathy, may nararamdaman siyang para may lumalakad sa likod niya. Pero hindi niya naman ito pinapansin. Minsan may parang naririnig siyang tumatakbong bata na nagdidribble pa ng bola. Pero wala naman siya nakikita. Iniisip niya baka pagod lang siya. Minsan nakatulog siya habang nananahi. Tapos na naginip siya na may lalaki na nagsabi na umalis na kayo dito kung ayaw niyo masaktan. Tapos nagising na lang siya na parang may sumasakal sa leg niya. Hindi niya ito kinuwento sa asawa niya dahil iniisip niya baka guni-guni niya lang ito. Lumipas ang ilang mga araw, ang anak niyang maliit ay kinukwento sa kanila na may kalaro itong bata sa labas.
iniisip nilang pamilya, nasa stage kasi ito na pagkakaroon ng imaginary friend o imaginary playmate. Kaya tinatawanan lang nila ito. Pero minsan, may nakitang kalmot sa bunso nila. Tinanong ito ng nanay niya. Sabi ng bunso niya, dahil nagalit daw yung bata sa kanya dahil ayaw ng bunso makipaglaro noong oras na yun. Dito na nag-alala si Cathy. Dito na kinuwento ni Cathy kay George ang mga kakaibang nangyayari sa bahay na yun. Naniwala naman agad si George dahil kahit siya ay nakaranas ng kakaiba sa bahay na yun. Kaya pinatawag nila ulit ang paring kaibigan nila. Sa ikalawang pagbisita ng pare sa bahay ng Luz family, ay muli nakaramdam ito ng kakaiba. Bigla siya nilagnat ng sobrang taas at ang kanyang mga kamay ay nagkaroon ng blisters. Kaya naman nilipat ng araw ang pagbibless ng bahay. Gabi ng January 1976 ay umatake ang masasamang elemento na nasa bahay na may dalang galit at paghihiganti. Agad na umalis sa bahay ang mag-asawa kasama kanila tatlong anak at dumiretso sa bahay ng nanay ni Cathy. Wala silang dala kahit anumang gamit. Hindi pa man nakakatagal silang manirahan sa bahay ng nanay ni Cathy ay sinundan na sila ng masamang elemento. Ayon sa kwento ng mag-asawa ay may greenish black slime na lumalabas sa kanilang bahay. May ilang mga hindi naniniwala sa kwento ng mag-asawa. Inconsistent na kanilang mga sinasabi para sa iba. Ang tao inutusan nila para kumuha sa mga gamit na naiwan nila sa bahay na yon ay walang naramdaman na kahit ano sa bahay na yon. Ang interview din sa pari nilang kaibigan ay hindi consistent ang mga kwentong ipinapayag nito sa isang panayam at sinabi niya na kahit kailan ay hindi sila nagkausap ng Luz family at sila ay nag-usap sa telepono lamang. Sa ibang mga interview ay sinabi nito na kung ano ang nakasaad sa libro ni Anson ay ganun din ang kanyang tunay na naranasan. Pinatunayan ng mag-asawang Jim at Barbara Cromarty, sila kasi yung sumunod na tumira sa bahay. Naniraan sila sa bahay ng lagpas 10 taon at ang sinasabi ng Luz family na marami nasirang gamit nang gabing sinalakay sila ng mga masasamang elemento ay tahas ang pinabulaanan nila. San ba talaga nagsimula ang istorya ng Amityville? Ang bahay na nilipatan ng pamilya Lutz ay ang dating tinirhan ng DeFeo family. Sa bahay na ito nangyari ang karumal-dumal na pagpaslang ng mismong kadugo ng DeFeo family noong November 13, 1974. Ang DeFeo family ay binubuo ng mag-asamang Ronald Sr. at Luis DeFeo kasama kanilang limang anak. Ang kanilang bahay ay matatagpuan sa 112 Ocean Avenue, Amityville. Ang lugar na ito ay nasa katimugang bahagi ng lumang New York, partikular sa dalampasigang bahagi ng estadong ito. Si Ronald, Luis at ang apat niyang anak ay walang awang binaril sa loob mismo ng kanilang mga kwarto. Ang nagbigay ng ulat na ito sa mga pulis ay ang ikatlong anak ni Ronald Sr. na si Ronald Butch DeFeo Jr. Ayon sa kanya ay nakita niya mga patay na katawan bandang alas 6 ng gabi. Wala siya ibang naisip na pwedeng gumawa nito dahil wala siya natatandaan na kaaway na kanyang pamilya. Pagdating niya sa bahay na alas 6 ng gabi ay saradong halos lahat ng bintana at pinto nito. Kaya umalis na lamang siya sa bahay at pagkatapos nito ay dumiretso sa isang bar malapit lamang sa kanila. Ayon kay Butch ay mayroong isang lalaki na sumusunod sa kanya sa oras na yun. Hindi naniwala ang mga investigador ng kaso at si Butch ang naging prime suspect nila. Kinasuhan si Butch ng 6 second degree murder charges dahil sa ginawa nito sa mismong pamilya niya. Ang isa sa mga titignan dahilan kung bakit nagawa ito ni Butch ay dahil sa makukuha niyang insurance money. Nahalata ng mga pulis na malaki ang pangangailangan sa pera ni Butch dahil sa mga bisyo nito. Ayon sa evaluation report na inilabas ng psychiatrist, si Butch ay mayroong paranoid psychosis. Kaya walang kahirap-hirap sa kanya na paslangin at barilin ang kanyang pamilya. Ang husgado ay pumanig sa prosecution. Kaya naman hinatulan si Butch ng 6 na beses na reclusion perpetua.